ito eksena sa Lion King at mas lalong hindi ito kinunan sa Africa dahil ang safari experience kabanding ang mga giraffe ma-experience na rin dito sa Pilipinas sa Vegan City sa Ilocos Sur. May uwak na kulay puti. May giraffe sa isang safari resort sa Pilipinas. Pwede ka rin makipag-swimming sa mga pagi at pating. Wild encounters! Meron sila ritong 21 mga giraffe, ang tallest mammal in the world. Malayang nakagagala sa ekta-ektaryang resort na ito. Safari team is the team of the resort because of the constant travel of the owner of the resort. He travels to Africa more often, so he came out with an idea to bring back an African luxury here in the locality of Bigan. Ang mga higanting giraffe na ito, ineroplano pa mula Africa. Hindi naman daw nahirapan ang mga ito na mag-adjust sa ating klima. Sanay kasi sila sa tropical climate gaya ng sa Pilipinas. This is one of our attractions, especially to the kids. They can feed and interact with the animals. We had a feeding area here in the Alfresco area of Safari Hotel. Guests can enjoy them having their breakfast here in the area while looking at the giraffe. Saya po ako kasi nakapunta po ako dito at nakakita po ng giraffe at nakapagpakain po. At para makumpleto ang cast, meron din ditong usa at syempre ang mga kalahi nina Mufasa at Simba, mga leon, ang wild. They are fascinated especially that only here in Bigan, here in Region 1 ang meron ng giraffe. They are very happy nung nakikita lang nila dati sa TV, they could first hand interaction. Kung pagod na sa mala safari adventure, nga sa kanilang villas na African-inspired din. Meron itong sariling jacuzzi at swimming pool na ang view, mga palakad-lakad na giraffe. Amazing! Safari Hotel and Villa staff are already fully vaccinated. Alam po natin na may instances na po na yung COVID is nakakahawa din sa hayop. To ensure that our animals are safe and as well the guests coming from the resort are safe, we are very strict in the protocol. Kung ang trip mo naman, mag-vitamin C, langoy tayo pa Surigao del Sur, kung saan ang isa sa pinangingilagan. At kinatatakutang nila lang ng karagatan ang stingray o pagi na ang buntot may sting o venom. Malaya raw nakalalangoy kasama ang mga tao. May anim na pagi sa floating restaurant na ito. Nagkukubli sa gitna ng mga kubo. Pero sa kanilang lahat, ang talaga raw Miss Congeniality ang pagi na pinangalanan nilang Brenda. Nakuha po si Brenda ng isang mangingisda at saka binili po siya ng may-ari ng sibada. Noong una po, natatakot talaga si Brenda sa mga tao. Tinrain po siya para maging close po sa mga tao, especially sa mga turista. Si Brenda, feeling close sa mga turista. ₱20 ang bayad sa natatanging stingray encounter. ₱50 naman kung gusto mo silang pakainin. Ingat lang dahil sa kanilang fish cage, meron din daw pag-alagalang pating na friendly daw. Hindi raw basta-basta ang pag-aalaga ng stingray o pagi. Kailangan mo ng permit mula sa DENR o ang Department of Environment and Natural Resources. Mostly po ang mga pumupunta dito ay yung mga bata kasi naaliw sila sa mga isda. So far, wala namang incident po ng biting. May available po ng mga life vest. May mga lifeguards po na standby anytime po may emergency. Naging helpful si Brenda sa business kasi through Brenda, ang dami na-attract ng mga turista. Mahadlo ka ka, Brenda? Dili.
Sa lahat naman ang nangako na gagawin ang isang bagay, pag puti ng uwak, magsilabasan na kayo. Dilad, manikunin mo yung malagi puti ng uwak. Dahil dito sa bayan ng Hasaan sa Misamis Oriental, may namataang uwak na hindi itim, kundi puti. E kayo na nga nakita na ako nga usak ka uwak na puti. July 15, 2020, naluoy ko. Ako ang tawag silon. Walang dala sa balay kahit naulo, makainakan. Naluoy ko. Sinubukan naman daw niya itong pakawalan, pero tila umamo na raw ito sa kanya. Kaya mula noon, pinangalanan na niya itong Waray. Sa kanya, sa balay sa tuyo, gasa, at sa silong. Ako sa ni makaon, mga biskuit. Simula nung dumating sa kanila si Waray, dumapo na rin daw sa kanila ang swerte. Swerte, na may mga bigya, may mga bigya ng load, naikan, ice, bigya. Ngunit may pag-aalinlangan si Jaybird kung uwak ba talaga ito. Kaya ipinakita namin sa isang eksperto. It's clearly that what you said to me is a albino large-billed crow or jungle crow. It is an uncommon genetic mutation. It's quite interesting kasi usually in the wild, most albino organisms do not survive. O hindi naman nila inalagaan, hindi natin sure kung magsusurvive sa wild. Tingog mo siya, uwak din natin. Siguro kung uwak din siya. Sa kasagsagan ng pandemya, sa lupa, dagat o himpapawid man, let's get wild! Thank you so much mga kapuso! Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.